Number one, which of the following is represented by the equation 2xy less x plus y is equal to 3? So kapag mga ellipse class, ang general equation for conic sections, ax square plus bxy plus cy square plus dx plus ey is equal to ey plus f is equal to 0. So yan yung general equation. Now if b square less 4ac is equal to 0, ang equation na or yung conic section natin ay parabola. Kapag ito naman ay less than or e less than or equal to less than 0, no, this is ellipse. Less than or equal to, bakit ganyan yan? No. And then kapag greater than 0 naman, ito ay hyperbola. Okay? Ayan. So, yung palatandaan natin dito, kapag less, ellipse, less, no? Kapag greater, mataas, hyper, no? Ganun lang yung pattern natin dyan, okay? So, let's proceed. So, b square less 4ac is equal to, ano yung parang b nya? 2, di ba? Less 4. A, ano yung a nya? So, wala namang x square dito sa equation, so 0. How about yung c? Wala namang y square dito sa equation, kaya 0. So, this is c equal to 4, which is greater than 0. So, this is hyperbola. Okay? Number 3. What is the diameter of a circle with the equation x square plus y square plus 6x plus 4y plus 12 is equal to 0? So, find the coordinates of the center in each area. Okay? So, this is the equation of the circle. So, yung standard form ng circle, that is x less h square plus y less k square is equal to r square, wherein yung h tsaka k, yan yung center, and then yung r dyan, yan yung radius. So, unahin na lang natin yung center. So, pinakamabilis na hanapin. Okay? Ganito lang yan, class. Hanapin mo lang yung coefficient ng x. I-divide mo lang ng 2. Yun na yung h. Okay? So, ito. Yung coefficient ng x, negative 6. So, the center is, divide mo ng 2, 3. And then, yung coefficient naman ng y is positive 4. Divide mo ng 2. So, negative. So, yan yung center. Okay? Paano naman hanapin ngayon yung diameter? So, para mahanap yung diameter, i-transform natin yung equation na yan into standard form. Okay? So, pagsamahin yung x square less 6x, pagsamahin, plus y square plus 4y. Then, ilipat si 12, negative 12. Okay? Then, completing the square. So, x squared less 6x. Then, i-divide mo yung 6 ng 2, tsaka mo i-square. That is, 6 divided by 2, 3. Tsaka mo i-square, 9. Okay? Plus, y square plus 4y. 4 divided by 2, 2. I-square mo, 4. Is equal to negative 12. Kung papansin natin dito sa right side, left side, nag-plus tayo ng 9 tsaka ng 4. Para mabalance, mag-plus din tayo ng 9 and then 4 dito. So, x less 3 square plus y plus 2 square is equal to, 13
1. So, nangyari. Oh, sorry. Ito pala dapat ay negative 12, no? Negative 12. So, magiging positive to. Positive. So, magiging 25. So, x less 3 square plus y plus 2 square is equal to 5 square. So, ayun. Na-confirm natin na ang center is 3 and negative 2. Yung radius ay 5. So, the diameter is equal to 10. Okay? How about the area? Pi r squared is equal to 25 pi square units. Okay. Number 4, find the farthest distance from the point 12 to the circle x squared plus y squared plus 6x plus 16y plus 24 is equal to 0. So, para mas maintindihan natin, i-graph na lang natin. Pero before natin i-graph yan, hanapin muna natin yung center and radius ng circle. Okay? So, by inspection, ang center nito ay negative 3 and then 8. Okay? 16 divided by 2, 3. Kaya lang positive siya, kaya negative 3. 16 divided by 2 is 8, kaya lang negative, kaya magiging positive 8. So, yan yung center. Okay? Ano naman yung radius? That is equal to the square root ng ano? Ilipat mo dun sa kabila, negative 24 plus 3 square. Okay? Negative 3 square, 9. Plus 64, diba? 8 square, 64. So, lumalabas na ang radius dito ay negative 24 plus 9 plus 64. 7. Okay? 7 yung kanyang radius. So, draw na natin. Negative 3. And then 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then 8. So, ito yung center. And then, radius is 7. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 3 plus 7, 10. So, hanggang dito yung kanyang radius. And then, ito. So, parang ganito yung circle. Ayan. Okay? So, 12 and then 2. Dahil layo ng 12 ba? So, assuming na andito yung 12 and 2. 12 and then 2. So, kaano daw kalayo? Ano daw yung pinakamalayong distance from 2 to 2 papunta doon sa circle? Siyempre, ito yon, no? Yan yung pinakamalayong farthest distance. Okay? So, para makuha yan, kunin natin yung distance ng from 2, 12 to 2, tsaka dun sa center, mag-plus tayo ng 7. Okay? So, ano ba yung distance nito? From center to 12 and 2. So, using calculator, retrain na natin sa calculator using distance formula, that is equal to the square root ng 12 plus negative 3 plus 2 plus 8 square. So, yan ay 3 square root of 29. So, i-add lang natin yan. So, yung farthest distance is equal to 7 plus 3 square root of 29 units. Okay? So, yan yung sagot.